RRQ Evo's Legends ang kalamangan niya dito na paganda. Isa na lang hinihintay nila. Pero ayaw pa rin pakawalan dito ng it's RRQ. The, ano, it's the KK tandem. Oh! Kufra and Kaja combination. In double K! Double K is out dito para sa Evo's Legends. And let's see, tignan natin kung ano nga ba ang kukuhanin ng RRQ. Respeto, sabi nila, ibigay niyo na lahat, wag lang ang fraud. Tignan natin kung yung Harit makakalabas pa kaya ulit. Kasi pwedeng i-secure ito para kay Juan, di ba? Si Lena, tinanggal, open and chew. Yun ang nakita nila na nakapagpahirap sa kanila. Yung si Lena ni Lumineer, no? Lumineer naman dito. So tignan natin kung chew ba to o Harit. Or Grock. Or Grock, di ba? Oo. Pero kilala natin to, Harit yan. Kasi di ba, hindi naman sila nag-court talk sobra nung game 1 ng Evo's para Legends, sabi nila, no? Sige, inyo na yung Grock, sige, inyo na yung mga court talks. Basta siguraduhin nyo lang na may ibaba nyo sa turn back. Oh, yan, tingnan nyo. Tingnan nyo si Juan. Show. Galit, galit. Galit si Juan dito. Uy, at, uy, that's an X-Borg para sa side ng Evo's Legends. Eto na, X-Borg ni Aura ang napakawalan. Papatikimin na naman dito ng mga alapoy-apoy dito ng ating Aura. And right now, Grock and combination ata dito ng damage. Sila kukuha ng Harit dito. Yes. Saka-sakal. Uy, oo. Oh. Kasi, uy, tingnan natin kung si Lemon na ba yung gagamit ng mage, di ba? Ay. Inaantay. Tama nga naman ang ating sinabi dito ng officer natin dito, Grock at Harit ay hindi nila ipitigay sa side ng Evo's Legends. So right now, they can go for the Cho para hindi oo, for Cho, para makuha pa nila. Eto pa isa, masakit gumamit si Juan ng isang Luno. Ng ano? Ay, isang pero, Luno. Pwede sila mag-push ng Lilia dito. Lilia kasi kina-counter nila sa Harit. Na, oo, oh, pwede. Pagka binigay yan, automatic. Kuhanin ng Chu. Ayan, sabi ng coach, ayan, nandiyan. Ayan, tulog mo si Donkey. Donkey. Sabi niya, Chu lang naman kukunin ko eh. Sabi, naku, wala, bigyan nyo na yan. Binigay nyo pa yung Chu. Oh. Lilia! Katulad na sinabi natin. Eto na ang kakasabi natin, ang isang Lilia, sila ang pinakamagaling kumounter na Lilia ang gamit sa isang Harit. Oo, kasi ang hirap patayin. Tapos with the shadow energy balls, di ba? Lock na yan sa Chu, Wait, ako, tingnan natin. Baka mamaya, malakin dito si Chu. Pero baka kunin pa nila ulit ang ating Kimi dito sa side ng RRQ. Naging maganda sana. Pero hindi lang nila na-execute at kill the late game. Pero hindi na natin kung uulitin lang nila dito. Again guys, kailangan yung draft digging dito ng RRQ na manalo dire-diretso until the game part. Dahil isa na panalo na lang ang hinihintay ng Evo's Legends at ibabagsak nila yung ating RRQ sa lower bracket finals. Oo. Dali mo dun. And titignan natin dito, may ibang oras pa, may ilang oras pa. Ay, Kimyo. Uy. Grabe naman ka high-tech dito. Oo, oh, di ba? Di ba, Kim? Uy! Ay, yung Jago na kukuha ng Chu. Si Chu, kinuha kasi ang pinandito. It's Hellcurt and the Minotaur of Donkey. Ito yung sinasabi nga nila, masakit, wag natin ibigay. Kung nasasaktan tayo, tayo yes. Tayo ang gumamit. So now having this Cho and Amasha combination, medyo may palag-palag ata dito yung ating RRQ right now. Pero hindi ko lang mag-gets kung bakit nila pinan yung Cho. Respeto nila pala. Respeto talaga, ay, Badangers on the floor. Ano to, pocket strat dito from the Evo's Legends. Ay, parang alam ko na yung mga gantong ano. Ay, ang ganda niyan. With the kurbadang bato, with the ikot-ikot from Sarah G. Talagang di makakakilos yung babara dyan. Talaga namang pangalawang beses na yan kay Tito Bads, pangakaibigan. So, ang magiging push na makispell dito ng Cho at Masha is a flicker para lang makaalis doon sa kurbadang bato na ibibigay dito ng bada. Dahil pwede namang mag-second skill lang dito yung Harry Kasimis na makuha siya. And Hayabusa! Now, Hayabusa, once again, sa side ng RRQ. Oo, pwede yan para maabot niya yung Kimi, no? Pwede, tama ka dyan, Pop Charlie. Tsaka ano yan, sasabayan niya ng ano, dalawang split push from Masha and the Hayabusa. No, tapos may chupa na sobrang lilikot niyan. At makikita lang natin dito, it's a support shoe ata for the side ng RRQ. Tignan natin kung ganito rin gumalaw at gumamit ang RRQ sa side nila dahil si Duncan talaga kanina ang ganda dito. Oo, tapos ito na nga, puro flicker and two retribution sa side ng RRQ. Meanwhile, we have a Petrify para kay ano, Lumineer. Ayun yung gusto niyang gamitin sa Akai niya. Hindi siya mag-arrival. And the Purify dito kay Kimi. Kasi alam naman natin, mahirap kapag may Cho pag nakuha ka niyan. So, you need a Purify talaga. Yes. Ayan. Tama ka naman doon. And titignan natin ang Ginto. Ayan, titigan niya yan. Napakagandang trophy
para lang dito sa ating MLBB M1 World Championship 2019. Now, that's the draft pick na nakita natin for the side ng Evo's Legends, ladies and gentlemen, mm-hmm. at saka ng RRQ. Now, mm-hmm. nakasalalay dito sa final lineup ngayon ng RRQ kung magdedere-derecho. Hindi nila pwedeng ibigay ang ating game 3 dito sa ating Evo's Legends dahil parang nakakababa naman kung na 3-0 ka. Kung na 3-0, ano? So, kung baga, parang hindi ka man dyan nakapalag or hindi mo naman nabigyan ng magandang laban. Pero kasi ito yung sa akin. Pagka kasi nakuha agad to ng Evos, okay talaga. Mm-hmm. I mean, mas nagiging mas ipapamukha talaga nila na, teka, kami yung magja-champion dito kaysa talagang magbigyan pa nila. Talagang mapapakita nyan with the 3-0. But tignan natin kung papayag ba yung RRQ. Kasi kanina, nagpakita naman talaga sila ng magandang laban, nakambakan lang. Naman talaga dito ang ating RRQ. So, mm-hmm. ibig sabihin talaga natin, isa talaga sa team na kaya pumalag dito sa Evo's Legends is yung RRQ. Ayan. Now, on the red side ang ating RRQ, on the blue side naman ang ating Evo's Legends. Sa lahat ng mga nandiyang Pilipino analyst natin sa ating YouTube, hashtag Evo's Legends or hashtag RRQ. Yun. Para sa mga sumusuporta, sa mga pustan, at saka sa mga katarasuntokan nyo dahil, bahala na kayo mag-depend kung sino ang talagang pabato nyo. Pero para sa amin dito, magandang laban ang ibibigay na dito ng RRQ. Totoo. So, ang alam namin na mananalo dito, waiting. Ganun na lang. Ganun na lang inaantay namin dito. Sulit na sulit to. Look at that throw. Laban na to. Medyo kinapos lang ang Team Pilipinas para maiuwi yan. Pero ang inaabangan natin dito, kailangan din natin makita kung ano ipapakita talaga ng World Champion. Etra! Ang ating game number 3! Evo's Legends! Versus RRQ, Evo's Legends. Ahora, gagamit ng Badang Juan naman dito para kay Lilia. Rek naman para kay Kari. Kay Kimi. Luminet para kay Akaya. Donkey para kay Exobo. Nakita muna tayo. Another technical pause. Medyo ayusin natin dito. May ayusin lang daw. Apat na teams na lang po yung naglalaban-laban for the M1 World Championship. At nakikita natin yung fans ng Evo's. Napakaganda. May drum set pa sila doon. Talagang support nila. Talagang dabog-dabugan on the floor lang sila dito, mga kaibigan Basiop. Talagang support lang para sa Evo's. The pride of Indonesia. Naman ang team RRQ. Yes, mas lamang ata yung nakit-natic fans ng Evo's. Pero still, more than one is many, sabi nga dito ng RRQ. Mas okay yung ganun. Mas okay yung technical pause. Tuturo versus Rek, please. Wala si Tuturo ngayon no? Alaws Tuturo. Parang Lemon in, out Tuturo, Tuturo out. Parang binigay na kasi ng show si Tuturo doon sa Duke Stages. Yes. So doon na nila pinalaro and now si Lemon ang pinalaro nila dito. But still, ang ganda na ipinakita nila, medyo kinapos lang talaga nung game 2 at na-epic comeback sila doon ng kalamangan ng Evo's Legends. So ganun ka talaga kalakas. So parang it's very given na kung ang pinakita nila doon sa group stage, minintay talaga nila na sila yung outstanding at tunay na gusto nilang pabagsakin lahat ng teams na makakaharap nila dito sa ating M1 World Championship. Tama ka naman doon. Habang may mga bagay-bagay dito sa gumugulo. May mga bagay-bagay na gumugulo sa aking isipan kung ano nga ba ang manalo, RRQ nga ba o Evo's Legends. Tingnan nyo ang mga mukha ng ating players na yan. Pero alalahanin lang at natin yung lineup niya. Ayun na. Ayun, pakilala mo muna. Pakilala muna natin dito. RRQ, sino gagamit ng Hayabusa pin on this draft? Liam on this show. I am Jago for this Harit and Demon for this matchup. Nakita natin dito ang isang show. Siya naka-smite, no? Oo. Uy, nakatayo lang siya dito. That's what you call technical difficulties with our streamers. I mean, with our stream. Pero eto na nga, let's go back to our clash. Wow, English yun. Yeah. Pero eto na nga, mga kaibigan, nakita naman natin si IM Jago magbibigyan ng first blood dito. Juan, gusto pa nga umisa, mga kaibigan. Pero hindi sila makapalag. Anong nangyayari? Bottom lane, Kimi, pumupush na dito. Agad, kasama ang isang Luminaire. Pero eto na nga agad, mga kaibigan, Donkey mabibigyan na kaya Dami! Eto na yung sinasabi natin, nakakuha ng 2 kills agad ang ating Evo's Legend. Plus, in just 1 minute, nabasag agad dito. Yay! Aura! Aura is doing it by using Tito Badang. Tito Badang, number 1. Nako po, level 4 na nga dito ang isang 1. So, grabe naman, level 2. Paring I am Jago. So, mahihirapan siya na makaporma o makabigay ng Zaman Force dito kasi meron siya mga Dragon Force dyan sa gilid. Oo.
Oo nga. So, tignan natin dito kung masusulit kaya ng RRQ itong Harit pick na to na kinuha nila against dito kay Juan. Ako, masyadong maaga to. Almost 2 minutes na yung dalawang tori na yung basag. Oo. At ang mahirap kasi dito, 0-1 standing, naka 3rd year kasi dito at nakataya. Turtle resurrecting soon. Ang kaya-kahirapan sila dito. Plus, eto pa nga yung dire-direcho kong Jerry Wise. Grabe! Look at that. At 2 may gold lead in just 2 minutes. OMG! I didn't expect that! Wow! Oh, grabe naman, sir. Pero ito nga, ladies and gentlemen, Bibigyan na, ipit na nga dito, mga kaibigan. Free hit lang si Maring Rek. Lalaban naman daw si Maring Lemon, pero tatakbo na nga lang Luminaire. Bibigyan! Bada! Ooh. And now, hitting our 2-minute mark, the turtle is up for grab! Ito na yung sinasabi natin dito. Medyo dire-direcho yung snowball ng Heroes ni Juan at saka ni Rek dito on the side ng Demon's Legends. Yata, medyo hirap na hirap, makaganti agad dito. Pinipilit ng ating RRQ dumiretso yung kalamangan ng or yung mahinto yung kalamangan ng Demon's Legends. Pero paano siya gagawin yun? Kung yung bottom lane at saka yung top lane is na-compression na agad ng RRQ. Masyadong maaga pagkabasag dito sa bottom lane at top lane. Papansinin natin mga kaibigan, si Maring Batang, kayang-kaya niyang soloin si Maring Hayabusa dito. RRQ with that grok dito, mukhang pumunta lang sa middle lane para makapag-clear lang ng mga bagay-bagay dyan. Aasa na lang sila dito kay Lemon na dire-diretso mag-push. Pero paano ka makakagawa dito? Donkey. Grabe si Donkey. Damager pala dito si Donkey natin, mga kaibigan. Taga-apoy-apoy lang. Ang bato, inaapoyan para maging talaga namang rock golem dito. Pero eto lang nga dito si Paring Liam. Out na lang dito si Paring Rick. Kukuha nga doon ang objectives pero na-reset ang mga buffing system dito. Ito nga sinasabi natin, a good country coming from Evo's Legends, yung nilya kasi masakit. Yeah, tap. Anytime yung mga bomba niya kung saan saan na ilatan. Pero ito, Liam, yung nagsabi dito na simpa dito. Okay, ito nga sinasabi. Oh! Ay! Ay! The wall charge muntika na Luminaire, pero eto na nga, Howl Track coming in from Lemon. Delete na ganit dito, with a free track dito. Tignan natin, Marirek, kaya hindi na, he will survive. Pero eto na nga, change target, Liam with a flicker out. And that's a disengage, pero hindi pa tapos. Meron ka si Paring Daki, sinuntok ka si Paring Madam. Jaman Force, sinabag na nga rin dito. Anong gagawin mo dyan? Jago, nakitakbo. Aura, anong gagawin? Magkikripok, sabay gilid. Pero eto, patay! Ito yung maganda sa ginawang Clash Dodge. Nakita nyo doon yung ultimate nasa maling side. Oh. Nasa likod yung Zaman Force. So ibig sabihin yung ultimate niya wala siyang tinatamaan. So right now, medyo nakahinga dito yung RRQ natin. And now that is one trade ng Tori dito for the top lane. Tama ka dito. And ako papansinin natin dito. Shin, nakakabawi na rin naman. Pero 3K ang lamang dito ng Evil Legends sa pagkakataong ito. Oo, grabe. And now, Turtle na naman ang gustong tirahin dito ng Evil Legends. Objectives lang talaga ang gusto nila at lalo pinapalayo nila yung kalamangan against the RRQ. Ito pa, kung mapapansin niya kasi dito, nakita na kasi nila yung pressure is real na ibinibigay ng Evil Legends. So as much as possible, kailangan natin counterin ito at tabigyan sila. Uy, nasipa nga dito si Paring Dangin natin. Tapos sinakpan pa nga, Lilia, bigay lang ng mga bato dyan. Pero Zaman Force, nilabag na nga dito. Drone Assassin, Drone Assassin, patay agad. Pero hindi na nakapagbigay ng mga bomba dun sa Zaman Force. Oh, pero sa may ibaba, look at that Hurricane Dance! Inipit dito ni Lemon with a free hit coming in from Rek. Pero that flicker out from Lemon. Ito nga, Jet Kundon. Ito, kinuha dito ang ating si Luminaire, pero makakatawa nga. Grabe naman! The damage coming in from one. That's a double kill! Magpapit and triple kill! Nako, grabe! Ang isang Lilia dito sa pagkakataong ito, oo, nakatakos dito ang isang Lemon using that flicker, pero bumalik siya, and pagbalik niya, nandun na ang backup ng Evo's Legends. Ito na yung sinasabi natin, sila talaga yung pinakamagaling pag-execute ng counter initiation pag nag-pick ng Harit. Lilia talaga ang gamit dito. Ayun, no, ito yung triple kill dito ni Lilia, and the setup, and the black shoe siya dito, talagang healthy pa siya. Yesterday naman, kitang-kita natin dito, 5 minutes and 55 seconds in our game time. 7-4 ang ating score. Nakita naman natin yung gold team. 6K gold team ang ating lamang. First score but item na agad ang Lilia and dito badang natin. Beast Killer with the Ice Queen 1. Tapos kung titignan mo dito, Rekt with the physical build going in for a bait of despair having to double Legion Sword. Wag ganyan. Tinagal naman pinipignan ka ng mga onion rings dyan sa bandang gilid. Masakit din naman yan.
And titignan natin dito kung sino makakuha ng lalabas na turtle. BOD, meron na dito. Ang isang Rex, sumasakit na agad ng physical damage niya. So, having a Kimi on their lineup, alam natin, pwede siya mag-switch anytime. Pumasok. Pero eto na nakaka-clash mga kaibigan. Wala si Iba. Uy! Uy, the Hurricane Dance! Na-cancel out dito yung mga potential na paglapit dun kay Aki. Ako, eto na nga. And middle lane na basag na rin. Kung titignan natin, goods na goods na. Pwede kumuha ng objective dito ang Kimi. Kung mapapansin natin dito, gentlemen, hindi pa sumasama dito masyado yung kayong isa. Bumagat din siya dito ang RRQ having this scene ng pressure dun sa may bandang lockdown. But still, ina-capitalize naman dun ng Ipos na mag-dire-diretso yung clash at pitas nila ng pitas ng isa or dalawang member dito ng RRQ. Pero yun na nga, nakita natin na Badang and Kimi ang magkasama sa top lane. Samahan mo pa ng export. Donkey, nakita natin dito na more on ano lang siya, parang bait lang. Oh, tsaka more on naharal siya using the fire missile. And may damage rin naman kasi siya. And nakita natin dito, Donkey with wings na nga. Ito na natin, Sari T, binigay na nga dito. Ay, makamamatay agad ang isang hari. Susunod pa natin si Paring V. Wild charge. Pero nakita niyo yung knock-up dito ni Liam na wala agad yung Hurricane Dance dito ni Luminaire. No? Tama, so, kung hindi nawala yung Hurricane Dance yun, pwede pang ma-drag out doon sila Grak. Tama. Diba? Goods talaga yun. And boost na natin, nakikita natin kumakat agad dito. Cut lane, Cut lang. Pero kung sakaling ikakat niyan, tatangkin na lang kaya ni. So, ang mangyayari kasi dito, na lang siya. Nag-i-stick yung RRQ dito sa setup na yung Hayabusa nag-clear na agad ang pumili sa top lane. Samantalang yung Panda na Mandal doon sa may bottom. Nakita! Ito na, gumagawa ang ma-punch, pero wala. Wala, hindi makakakuha. Pero ito ginagawa ni Shin dito, after the cut lane, kinuha niya yung spell buff para itabla dito yung pera, i-close niya. Kasi sobrang layo, kung titignan natin dito, 8,000 gold lead para sa side ng Evo's Legends. So, ang pinakakailangan mo lang dito is get the resources from the Evo's Legends. Ito yung pinaka... Kumbaga, nakawan mo sila. Nakawan mo sila ng mga bagay-bagay na meron sila. Kasi alam natin dito lang talaga ang Evo's Legends. And Hayabusa, nandun pa rin sa top lane, hindi pa rin siya naaalis. And Kimi sa bottom lane, wala na siyang ipupush yan, pero kailangan na pa rin mag-defense. At mag-open na ang Lord Nate sa pagkakataong ito. Ora, tamang takbo na lang din. Lord, resurrecting soon. Yung mahirap sa side ng ating Evo's Legends. Pinapabayaan nila na makaganti palalo yung RRQ ng side move. Mahirap ang RRQ sa Atmasha. Sa dapat as much as possible, kung kaya pumunta sa Dumerecho dito, dapat hindi nila pabayaan dito yung dalawang speed move. Ito na nga, nagsisimula na. One bar! Na natin ha, one bar na lang kung sino makakuha. And successful! Siyempre, magkuha. Binigyan na nga dito, Shadow Kill. Ay, naku po, Shin, tamang takbo lang sa gilid. Samantala, ito na si Paring Aura. Ay, naku, Black Shoes. Ito pala yung Shadow Kill dito, Shin. Can he survive? Oh no, he will go down. Ito na nga, naipit dito si Dunk. Summon Force activated. Ito nga, napakasa. Tuman! Jet Kundo, knock up dito, coming in from Cho. Dunky, nakawala pa nga. Grabe na nga dito, nakakita mo, nakabasag pa ang Masha sa top lane at mukhang late na yun para sa kanila. Pero eto na nga ata, ang Lord. This is the Lord Bud coming in from from Evo's Legends, I'm sorry. At kung mapapansin natin dito, dalawang top lane ang nakuha dito ng ating RRQ, which is maganda dito sa madlang top lane. Oo. Pero ang mangyayari kasi dito, sa clash kasi, malakas pa din talaga si Juan kahit nakuha siya doon. So, ang mangyayari dito sa clash, dapat madire-diretso yung clash dito ng RRQ Legends. Actually, kailangan niya talaga nilang gawin na to kasi kung sakaling hindi nila gawin, mahihirapan sila. Pero kung titignan natin natin yung items dito, Badang, meron siya Demon Hunter Sword and the Golden Staff, no? Talagang first gen music, the ultimate niya. Pwede to. Nakikita nila na nililikuran sa Melikuran, Si Iba, Duncan, eto na ba? Pero the troll, nakawala siya doon sa Garden's Barrier. Uy, naku po, isa-isa na naman. Audition na sana tropa dito, pero nakapatay si Paring Badang natin, wala lang ultimate. Nako po, nandito nga si Juan. Nagbibigay ng mga Dragon Balls lang dyan. Pero mukhang 10-8 ang ating score. 10 minutes and 44 seconds in our game plan. Dalawa yung nakuha dito ng ating RRQ. Medyo makakain na sila dito dahil nawala din si Red. Ito ha. Ito yung napansin ko sa buong laro. Ewan ko napansin nyo rin dalawa. Masyadong matagal, masyadong nag-focus si Aura sa pag-refarge. More on ang kumukuha lang ng objectives dito, si Rex, si Juan, and si Luminaire. Donkey and Aura, magkaiba ng linya, kumukuha lang ng objectives.
kahit napapabayaan sa lane, okay lang sa kanya. So, yun yung nangyari siguro nga negative dito. Oo, kasi sabi nga natin, sir, hindi dapat nila walang isa walang tabi. Yung capacity ni Sin as a Hayabusa at saka ni Demon as a split push type ng mapa. Oo. Kasi ang mangyayari, pag nag-uzi-uzi, papalagan na sa objective mamaya. Yes. Easy kill lang ang lord ko dyan pag nagka-meron ng snowball pack. Yung mga Hayabusa at saka yung mga. Ito lang ata. Grabe mo talaga yung ano Hayabusa, Masha, their capability to tower, destroy, talagang hindi mo talaga pwede baliwalain. Tsaka, kapag nakakaipon yan, true dun sa kanyang pag-split push, pag sumama yan sa clash, sobrang katin na nila. Isipin mo 9K yan. Habang 9K. Tumatagal nila. Tama ka naman dun sa habang tumatagal eh. Pero 9K, ang kalamangan kanina ngayon, onti na lang. Dumikit talaga. And katulad ng sinabi ni Charlie, yung damage dito nung dalawang assassin and fighter na Masha, eh grabe. Napansin nyo, lamang kanina eh. And ang nangyari, si Masha pumasok lang sa top lane. Si Aura natin, using yung Tito Badang natin, puro farm. Hindi nakakikita kong error dito sa kanila. Ladies and gentlemen, ang nangyayari dito, nagiging play safe ngayon dito yung ating... Napunta-punta rin sa kanila eh, ano? Yung pressure, no? Yun nga eh, nabalik na dito ang Demon's Legends. But, still... hindi pa rin tapos na yung laban na to kasi hindi talagang ganito yung laro lagi nila, nagkakabaliktaran. Yung aliktaran lang balaga. So ladies and gentlemen, as you can see, we are down sa ating Ultimate Gaming Demon's Legends. Ops, Aura! Wait lang! Si Aura! Low health siya! Dito kinakalmok ni Lemon pero to survive dahil sa respo dito ng Demon's Legends. Pag nahuli siya dito ni Dia, ayan na nga! Kurbada ba to? Oh! Pinasok pa ka, sir! Tatakas ka pa! Pinasok! The Way of the Dragon coming in from Liam! Pinasok dun sa kurbadang bato. Nakatakas ka pero ibabalik kita dito. And nakita natin, Lazim Santi, bigil lang ata dito. Agad na paridami natin. Free hit lang. And ito, maskip to. Labang sila dito. Kung sakasakali. Shin, mamamatay ata! Pwede to. Pwedeng klasin. Oh, so the Lord is up. Ito na, sino kaya ang unang kukuha nito? That's a 1-for-1 trade. 13 minutes of the game. But the tower dito, mas lamang ang RRQ dahil nakabasag sila ng inhibitor turret sa may top lane. Yes, tama ka dito. So kung ang mangyari dito, as much as possible, kailangan katin nila or bigyan nila ng space dito yung mga linya. Or iangat nila ng sobra. Kasi yung pressure na kaninang nasa RRQ, ngayon nasa Evo's Legends na. At mahirap pa rin dito kasi pag sumama si Juan dito sa atin. Nako yung Aura. Sa last top lane. Dito, si Aura! Ito yung sinasabi natin dito kanya. Grabe! Ang ganda nuclear dito ni Aura. Pero error to para sa kanila. Pagka ganito, error na to. Nako si Jago! Nako, napasama pa nga. I take the wise decision dito para sa side ng RRQ. After na mag-commit doon sila Lemon, nag-take na ng ano, Lord dito. Nag-lord na sana. Aura, yeah, happy. Hindi naman sinasabi natin, pero eto, pagka nahuli ang isang Masha dito, parang masasabi natin pwede sila kumuha ng objectives o minsan baka makadiretso yung pangalito. Pero eto na nga, Dasin Sardi, binigay na nga dito, Shin, tamang takbo lang. Ako, iniiwan dito si Parin Pin, using the drop, tinamaan ang hit ng fire rocket, pero eto na nga si Parin Dunkey, napop ang kanyang immortality. Makakatakas nga ba si Parin Shin? At ayun na nga, hindi, pero eto na nga, Way of the Dragon, binigay na nga dito ni Parin Liam, naipit dito ang isang Hayabusa, open na sa kanila ang third ang Lord na ito, pero Evos is doing it, mga kaibigan. Kinukuha na agad direct ang pagkakataong ito. Pero napansin nyo, yung Badang and Lemon, atindi ng laban, no? Atindi ng laban, pero nga, nag-overcommit din yung RRQ. Tapos, yung other members, natatalanta sila kung ano ba gagawin nila. Parang ang asim para sa akin. Maybe the wise decision nga doon, after that space na ginawa doon nila Lemon, as well with, ito nga, yung pag-push nila sa may top lane. Kumuha na lang sila, no? Kumuha sila ng objective na opposite of the map. Kesa naman, napatay pa sila doon. Katulad nga, napatay ang isang harit doon sa lane niyang yun. Ito middle lane. Sinasabi natin na makikita natin dito that Evo's Legends, nakita nila yung May skip to. Kinapitalize nila yun. Ayun na nga, masakto. Automatic masakto. Sabay-sabay pa yung mga clip wave natin dito. I think this will be our final clash, mga kaibigan. Pero, ay naku, may naiwan. Tinakbo. Pero eto na nga, mababasag ang bottom lane. Sabayan mo pa ng top lane. Gusto ko po. Ako po, eto na nga. Diretso, Way of the Dragon, binigay dito kay Paring Lilia. Pero out na. Yung Lord, nabasag dito. Nawasak nila.
Pero buhay pa rin ang, di ba, sa kanila, 5v5, yung Hurricane Dance sa ipit. Sa naipit, may trabado pa to, binigay na nga dito. Summon Force, binigay dito. Tapos natin sana, tinamaan pa nga ang mga tropa. Pero, naku Liam, po, ayun na nga. Medyo delikado. Out down. Off, namumula. Pero well, grabe still, RRQ clinging under inhibitor turret. The wall drive from Vin, no follow up damage. Grabe, mag-isa lang siya dito, Power of Nature nilagay niya. Pero eto na nga, Shin, nakuha niya dito ang ate si Lilia. Pero eto na nga, Shadow Kill activated, damage him. Double with the flicker! And that's a 2-for-1. Dadagdagan pa kaya tingnan natin. Hayabusa is down. Now, Lemon, what can he do? Ito na nga, si Maring Lemon natin. Out na lang. Objectives na lang. Kaya yan. Hindi pa tapos, mga sir. May base pa. Hanggat may base, may pag-asa. Ito na nga yung sinasabi natin. Napakaganda. 2-on-3 trade coming in from EVOS Legends. Pero ang maganda dito, alam niya ang ating EVOS na hindi na pwede nilang i-go. Naka-immortality na dito yung Masha at masakit yung Kalmot nito. Lahat sila with wings na, mga yes, sir. Yes, talaga namang yaki dito, mga kaibigan. So, do or die game. Ayaw magpatalo dito ng RRQ. Sabi nila, hindi kami papayag na mati-3-0. Oo, palabat dito ang RRQ. Kaso nga lang, all of their lanes pressured right now, having no inhibitor turret at all. Pero tignan mo dito si Jago. Ito, ay si Liam, nakikipag-ano pa siya dito. Nakikipag-ano pa, si Batman. Batuhan ang nararamdaman. Ayan, titignan mo dito. 80 seconds. Hinihintay na naman nila dito yung Lord kasi ito yung challenge para sa side ng EVOS Legends. How will they close down this game? Having a, yun nga, na-push na nila lahat ng turret. Sabantala, dito si Lemon, nag-aambayan ng push sa mid top lane. And ito na nga, mukhang masyadong malalim si Barik Lian dito, pero tamang soon po out lang naman dito. Ito, nag-try dito si Hayabusa na maibaba yung minion wave doon sa kay bottom lane para lang yung dalawang pressure mag, magsabay. Wait, conceal. Nag-conceal silang pareho. Tago muna. Walang immortality dito. Napam-out yung immortality dito ni Demon. Bag ito, naubos or makabawas sila dito or matanggal sila ng Lord Chuck sila dito. At up! Up, technical pose! Technical pose! Pahinga, pasmado. Ladies and gentlemen, kaya pa! Sabi dito ng RRQ, hinga lang. Pero nung nakita nga natin dito, nakapitalize yung pagkakamaling yun sa Clash. Isa-isang nawala. Una sa bottom lane, nawala yung Grak. Mm-hmm. And then dun sa may bandang buff ng EVOS, nahuli nila dito yung dalawang membro ng RRQ. Plus, nawala din doon yung ating Masha. So right now, kung mapapansin natin dito, doon yung time direkta dito ng EVOS Legends. At hindi naman nila, hindi sila nag-maasip doon, hindi sila nag-direct sa Tore. Ang ginawa nila, kinalbo lang nila. Hindi kasi palaban din talaga yung RRQ that they defended their own base. No? Nakita mo naman, hindi ito pinayagan ng RRQ na makuha agad ng EVOS Legends yung laro na to. No? At ang parang ipapakita dito ng EVOS Legends, kami ang gusto namin magrepresenta sa Grand Finals ng Indonesia. Bumaba kayo doon. Bumaba kayo sa lower bracket. Pahirapan nyo sila sa lower bracket. Pero ano, eto sa tingin nyo, ano ba winning condition dito ng RRQ? Lalo't lumalaban pa rin naman sila. Sa akin siguro, segue, gamitin nila yun. Doon sila malakas eh. Akin din, that is the segue. Pero para sa akin dito, alisin na nila yung segment na dalawa yung nagpupush. Para sa akin dito, 4-man. 4-man, isa na lang ang hayaan nila sa push. Kasi ang mangyayari dito, having this Lydia, pag walang ka, isa lang Hayabusa ang pwedeng kumuha dito ng isang Lydia. Kasi ang ginagawa nila dito, hinahayaan nila yung tatlong member ng RRQ na yun ang mag-force na mag-dash dun sa apat na member. Balik tayo sa laro, mga kaibigan. Kung ino nga ba talaga ang makakuha 18 minutes ng ating oras, damang po sa golden ang ibang legend with a king attempt to go. Pero ito na nga, mukhang masisipa pa. Oh! Black Shoes! Binigay na nga dito, pero kalang Black Shoes! Patay pa din! Winter Truncheon! Grabe naman dito! Na, dito na isahan si Lilia, mga kaibigan. That's a 1-for-1 trade. Tingnan pero, natin, madudugtungan pa kaya to. Yung Hayabusa natin dito, nakita mo naman kinakat na agad yung mga creeps natin. Titignan natin kung kaya bang pundahan. Bottom lane, ito na, nakita ka na. Binigay ng kurbada ka doon! Grabe naman! Grabe. Ano mo, kakasabi lang natin, kakasabi ko lang. Ganun nga yung ginawa nila. Kung nakita nyo, nag-format, lumaban sila ng apat doon. At yung Hayabusa ang pinabayaan nila. Pag ito nakuha, pag makuha ito ng EVOS Legends, it's a GG na po. Pero tignan natin dito, RRQ Vin is still looking out dito sa may Lord and almost a forward guard. Nakita siya mga kaibigan. Wall charge. Doko, no follow-up damage. Mag-isa ka lang dyan, tol. Wreck dito. Trying to kite out. Uy, naka-conceal. Naka-conceal. Jago dito. Ano, Batman?
Shine! Uy, napaganda mo rin kay Dax! Naibit na nga mga kaibigan, Oro dito magbibigay atin ang kumanda to, pero nagsusuntok! Mga kaibigan, tamang out lang, pero nabuhay, napapout ang kanyang immortality! Ooh, the clad from Luminaire! Muntik nang mamatay dun si Rick, but the Hurricane Dax saved that life dito para kay Kimi! Diba yung ikot? Oh, Luminaire doon, napaganda ng champion dito. Hindi ka nang kumbada ba ito? Hop, wild charge! Yappy, wala ka ng ultimate. Time-bend! Grabe naman ang Luminaire with that ikot na pang-millionaire! Hindi naman talaga namang pang-millionaire ang ikot dito, Shin. Lalaban pa rin. Mga kaibigan, kailangan mag-objectives na dito ang tropa ng Ibus Legends. Pero kung paano dito sa may bottom day na pataas, ha? Pwede to eh. Pwede na to. Pwede na to. Sa middle lane. Tignan mo. Kinapat lane nila dito. And now, look at Masha onto the mid lane. Oh. He wants to poke some. Oh, ito na nga. Naku, pinasok niya. Gusto niya mabulis, mga kaibigan. Naku mo, pwede to eh. Pwede to eh. Ito na nga. Ang Hayabusa natin. Pero Lord, open pa rin dito. Kung didiretso yun na ata. Pero negative. I think dapat. Lord na lang. Negative. Okay, 12 seconds back sa buhay dito ang ating 7. Now, this is a 5v4 if ever na magkaroon ng pakbakan. Pero sobrang bilis lang ito dahil meron tayong Kimi dito with the Mage Healer. Yeah, inakotik na natin. Ay, hindi nakatalunan. And nakakuha na nga successful. Fire daw, sabi Dunkey. Dito ni Barik Dunkey. So, si Dunkey. Shin, lalaban nga. Binigyan ng kurbada mo ito. Pinagsusuntok. Mga kaibigan, masyadong maliit dyan. Sa kanto naglaban. And during in that, sabi kayo nga dito. Wait lang si Barik doon. At Liam, tatakbo. Nabigyan si Barik Liam. At meron pa nga ata. Si Barik Bin, buhay pa rin. Lord, eto na. Si Joe lang yung casualty sa tagal ng bakbakan na yun. Napakatindi, parehong upunan, walang gustong magbatalo. Ito yung mga sinasabi natin, RR2, force talaga nila ng champion. Oy! Kurbada pa din! Gary ka naman dito! Summon Force, binigay na nga dito, pero wala masyadong damage. Kahit anong gawin mo dyan, dash out, pero yun, patay, yatap agad. Pero Dago, bibigyan pa nga dito, Dragon Balls, pinaparamdam sa inyo. Ito na nga, kurbadang bato. What a nice kurbadang bato, mga kaibigan. Si Dago ka pala, sabi dito, ng Ibus Legends. Nakaisa pa rin, pero, ay, Shadow Kid. Oh, the damage, oops, got here. Oh my God, yung tatlong biyembro na Ibus Legends are hitting for the base. And there you go, 3-0 Ibus Legends. Sila ang a-advance for the Grand Finals. Indonesian Pride, ladies and gentlemen. Sila na ang waiting sa ating Grand Finals. At ang ating RRQ ay bababa for the lower bracket. Grabe yung bakbakan ng dalawang team na ito na galing sa Indonesia.